Narito po News TV Quick Response Team sa Roas District, Quezon City, kung saan isa nga ito sa mga naapektuhan ng pagbaha. Bunsod na malakas na pag-ulan dahil naman po sa Bagyong Goryeo na pinalakas ng habagat. At marami nga ang naperwisyo nang sumuong sila sa baha sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Narito po ang report. Pahirapan sa pagtawid sa abot 20 baha ang mga residenteng ito sa Gumamela Street sa Rojas District sa Quezon City. Sa magkabilang dulo ng kalsada, nagkabit sila ng lubid para may makapitan ang mga tumatawid. Meron ding bangka na maaaring sakyan. Sa ilang bahagi ng lugar, abot may wangang baha. Ngayon lang ako nakadaan ito na ganitong baha. Okay naman, sir. Sagay naman po kami dito. Kanina kasi mas mababa pa. Ngayon, mas tumaas. Ngayon, pagkatuloy-tuloy ulan na yan, mas tataas pa dyan. Ang ilang bata naman, ginawang swimming pool ang baha sa Rojas District. Sakali raw tumaas ng husto ang tubig, agad ililikas ng barangay ang mga residente at ililipat sa mas mataas na lugar. Sa Santo Domingo, Quezon City, abot dibdib na baha ang sinuong ng mga motorista at residente. Hindi makatawid ang ilang sasakyan. Meron pang mga sumakay na lang sa bangka para makatawid. Kaninang madaling araw, bumuhos din ang malakas na ulan sa Timog Avenue at E. Rodriguez sa Quezon City. Sa may Mother Ignacia, nakadagdag sa baha ang bumulwak na tubig mula sa isang manhole. Bumagal din ang daloy ng trapiko sa Commonwealth Avenue. Aberya rin ang inabot ng ilang sasakyan na dumaan sa Arpapa sa Tondo, Maynila. Mapamaliit o malaki sasakyan dahan-dahan sa pagdaan. Bumigat tuloy ang daloy ng trapiko. Nakaranas din ng pagbaha ang ilang bahagi ng Recto at Avenida. Ganito rin ang sinapit ng mga taga-Caloocan. Bumigat ang daloy ng trapiko dahil sa hanggang gutter na baha. Buti na lang may nakabantay na traffic enforcer para magmando sa mga sasakyang naipit sa trapiko. Bumuhos din ang malakas na ulan sa JP Rizal Extension sa Makati City. Ang ilang biyahero, walang dalang panangga sa ulan kaya nagtsaga na lang sumilong sa ilalim ng footbridge. Hindi naman ito nakapekto sa trapiko. Ayon sa pag-asa, pinilalakas ng Tropical Storm Goryeo ang hanging habagat na nagdudulot ng malakas na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Binabantayan na rin daw ng pag-asa ang mga lugar na posibleng magkaroon ng pagguho ng lupa. Na-influence yung habagat ng bagyong si Goryeo. Ang babantayan natin itong Cordillera areas dahil may mga area kasi dyan na landslide prone. Wala po tayong signal dahil hindi tayo directly affected by winds na nanggagaling kay Goryeo. Lala Roque, GMA News.